So while I am waiting for this to load up on our page, ayan, nag-load na siya. Load na siya. Meron ng apat. So, kaway-kaway, pahilo naman po sa mga kasama natin ngayon. If you can hear me well, please give me a thumbs up. So, magkakaroon lang po tayo ng munting mga tips para sa ating idiomatic expressions. Okay. Nandiyan na ba kayo sa inyong pagre-review? All right. So, sino po sa atin dito ang gumagamit na ng idiomatic expressions confidently? Kung kayo po ay confident ng gumamit ng idiomatic expressions, please give us a heart. Yan. Sabihin, medyo sisiyo na yan sa inyo. Hindi kayo masyadong nai-intimidate sa paggamit ng idioms. Ano ba yung idioms? Ito po ay mga kataga. Meron din yan sa Pilipinas, no? Yung tinatawag nating mga, for example, tengang kawali, mabilis pa sa alas 4, inabot ng siyam-siyam, mga ganyan. So, ang idiomatic expressions po, meron din yan sa ibang bansa. Okay? So, meron din po sa Pilipinas. Kaya ang gagawin natin ngayon, iisihan lang natin. Mag-i-introduce lang tayo ng mangilan-ngilan para malaman nyo na, oh, alam ko na pala tong mga to. Hindi ko lang sure kung idioms yon o hindi. Ang idioms po ay mga kataga na tumutulong sa atin para maging mas ma-express natin yung gusto nating sabihin. Okay? So, magbibigay ako ng ilang idiomatic expressions and then subukan natin kung kaya nating sagutin kung ano ang ibig sabihin nito sa Tagalog. Bibigyan ko lang kayo ng dalawang choice. Ayan, may entry ang ating coach para sa ating darating na vocabulary expansion and idiomatic expressions. Coach tomorrow, appreciation, yan si Carms, naglagay na siya ng comment. Idioms can amplify messages in a way that draws readers and listeners in and helps to awaken their senses. Kasi nga naman, pag sinabi lang sa'yo ng nanay mo na napakabagal mong kumilos, dati mo na siyang maririnig. Pero pag sinabi ng nanay mo sa'yo na, ow! Inabutan ka ng siyam-siyam dyan, ay hindi ka patapos. Ha? Pag sinabi niyang gano'n, medyo theatrical ng konti. Nagigising tayo, no? Kasi kakaiba yung sinabi. Or, ibig sabihin nun, intense na siya. Alright, so let's not get intimidated. Magbibigay ako ng konting idiomatic expressions. Sabihin niyo kung alam niyo ang ibig sabihin. So, bibigyan ko kayo ng choice, ha? Okay. Ang unang idiomatic expression natin, ganito. But before that, please don't share the live. Kasi kanina, may nag-share, mukhang nare-report tayo. Huwag nyo na pong i-share. Dito na lang po tayo. Okay na tayo dito. Ha? So, kaway-kaway po sa mga GC members natin sa group chat batch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mag-practice po tayo. Ha? Kayo po ay binigyan na ng quiz ni Carm. So, medyo yung iba sa inyo makakasagot na. Okay. So, I will start off with 20. 20 idiomatic expressions. And then you will tell me kung alin dun sa options na sasabihin ko sa Tagalog ang sagot. So halimbawa, ang sasabihin kong expression, cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg. Letter A, kailangan yung gumamit ng kamay at paa para gawin ang isang bagay. O letter B, sobrang mahal. Okay? Ang expression po ay cost an arm and a leg. Ibig po sabihin ba niyan, may kailangan kayong gawin na dapat gamitin ang kamay at paa? Or ibig sabihin ba nito, sobrang mahal? What is your answer? Letter A or letter B? Okay, so tingnan natin ang mga sagot ninyo. Pasok, pasok ang mga sagot. Huwag kayong mahihiya. This is the time to find out if what you know is correct or not. Okay, hindi po sa testing area tayo manghuhula. Ano po, dito tayo magkakaroon ng calculated guess. Feel free to check your online references. Mag-Google kayo, ano po. So, sabi ni Janelle, letter B is correct. Ang ibig sabihin ng cost an arm and a leg, sobrang mahal. Tama din si Donnelly, mandia. Hmm? So, halimbawa, si Missy, sabi niya, start, bilhan mo naman ako nung ganung bag. Sabi naman nung asawa, sige, magkano ba yan? Sabi mo sa akin, I will do anything for you. Sabi naman nung asawa.
Ano lang naman, mura lang naman, 120k. Ha? Huh? That's gonna cost me an arm and a leg. Ayan. Yan yung expression. Ganyan siya ginagamit. Ano kaya pwede nyong gamitin yan sa tuition or kahit na anong ginagastos nyo? Okay? Talking about expenses. Bawa, sinabi, oh, balita ako, Brad, yung anak ko nasa Ateneo. Yeah, but you know, it costs an arm and a leg. You know, the tuition is too expensive. Okay, next. Ang susunod na expression ay crocodile tears. Okay, crocodile tears. Anong ibig sabihin nito? Mahapdi ang mata, kaya umiiyak? O ibig bang sabihin nito ay fake, nagpapanggap? Crocodile tears. Ibig bang sabihin nito? Mahapdi ang mata, kaya umiiyak? Or letter B, fake. Letter A or letter B. Crocodile tears. Ayan. So kung hindi kayo sure, gumamit kayo ng ano? Gumamit kayo ng Google. Ayan. Ayan, may example agad si Maestra Carmencita. I want to buy a house by the beach, but it may cost me an arm and leg. Nice. So far tama yung mga sagot ninyo, ha? Letter B. Ang ibig sabihin ng crocodile tears, fake, hindi sincere. Yung mga after lang sa mga ano, may kapalit, kunyari umiiyak. I don't believe her. She's crying crocodile tears. Okay? All right. Okay. Good tayo so far? Question, ito bang mga sagot natin, mga dati na nating alam o gumagamit pa tayo ng Google? Okay. Oh, grabe naman ang example natin. Pumupolitika tayo, Carms, ha? Sabi ni Carms, let's have no more politicians shedding crocodile tears for the unemployed. Well, that is true. I totally agree. All right. Sabi ni Jonel, alam na dati. Oh, pasado na si Jonel. Di na kailangang mag-review. Refresher na lang pala. Okay, next. Bark up the wrong tree. Bark up the wrong tree. Ibig bang sabihin nito eh, tinatahulan mo yung isang puno. Bark up the wrong tree. O ibig bang sabihin nun eh, mukhang misplaced yung iyong hinahanap. Mukhang hindi mo dapat doon hinahanap yon, pero doon ka nagbibintang. Okay? Bark up the wrong tree. Letter A, tinatahulan mo yung puno. Letter B, sa maling lugar mo hinahanap yung isang bagay o nagbibintang ka. Okay, is that letter A or letter B? Okay, mukhang alam natin yan. Bilisan natin ng konti. Sumunod, break the ice. Ibig bang sabihin nito ay magkaroon kayo ng conversation para naman hindi awkward ang sitwasyon? O letter B, uminom ka ng malamig na beverage? Letter A, magkaroon kayo ng isang warm-up conversation para hindi awkward. Or letter B, gumamit ka ng or uminom ka ng malamig na beverage. Letter A or letter B. Example ni Carms, if you expect to borrow money from me, he is barking up the wrong tree. Bawal maghanap doon. It's the wrong place. You're looking for the wrong kind of help from her. Hindi siya ang tamang tao para utangan. Okay. Alright, so babalik na rin natin ngayon, ha? Ang susunod ko naman gagawin, ibibigay ko sa inyo yung Filipino definition, tapos kayo ang magsasabi kung alin yung idiomatic expression. Okay? Okay. Ito na. Ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay, kayo ang nagpo-provide sa pamilya. Okay? Kayo ang nagpo-provide sa pamilya. Letter A. Bring home the burger. Letter A, bring home the burger. Letter B, bring down the bacon. Letter C, bring home the food. Kayo ang nagpo-provide sa family. Bring home the burger, letter A. Bring home the bacon, letter B. Bring home the food, letter C. Alin po ang sagot dyan? Sige nga, anong expression sa mga sila ang nagpo-provide sa family. Yan. May nagsasabi ng letter A, may nagsasabi ng letter B, may nagsasabi ng letter C. Oh, nandito si Grasha. Hello, Grace. Friendship. Ayan. So, pag kayo po ang provider, ano po? Kayo lahat, halos lahat. Ang tawag po dyan sa term na yan ay you bring home the bacon. You can say, I'm the one who brings home the bacon. Am I still the one who has to do all the chores? Mga ganyan. Pwede nyong ipang sumbat kay
Mrs. o kay Miss, kay my Mister. Okay? Buti sana if you bring home the bacon, right? Okay, yung sumunod naman, may hugot si Grasa sa bring home the bacon. Okay, ito naman. Ano naman ang idiomatic expression kapag napakasama ng iyong pakiramdam? Okay? Napakasama ng iyong pakiramdam, meron kang sakit. Okay? Alin dito yon? Letter A, feeling under the weather. Or letter B, woke up on the wrong side of the bed. Okay? Hindi maganda pakiramdam, may sakit. Pagkagising mo, hindi makabangon. Okay? Ano yan? Woke up on the wrong side of the bed or feeling under the weather? Woke up on the wrong side of the bed or feeling under the weather? Ayan. Tama po ang sagot ninyo. Feeling under the weather means hindi maganda pakiramdam. Sabi ng mga taga dito sa Cavite, masama ang pakilasa ko. Ayan. Okay? Next. Ano naman po ang ibig sabihin ng to die o ang mamatay? Letter A, to kick the bucket. Letter B, bucket list. Ano po yung ibig sabihin ng mamatay? To kick the bucket or is it bucket list? Letter A or letter B? Ano pong idiomatic expression natin dyan? Okay, so sumasagot ang ating mga kasama. Shout out kay Judy Anancheta Valdez Gabriel, kay Honey Jane Duran at kay Jonel Ventura, syempre sa ating coach, si Carm Sestinopo. So, pahello naman po sa mga kasama nating nanonood. Okay, sana may natututunan kayo. Ang sagot po kapag to die ay to kick the bucket. Okay, related din po yan sa bucket list. Ito naman, ano naman ang tawag mo kapag meron kang sinabi tapos bitin na bitin ayaw mong tapusin yung chinichika mo? Itong si kumaring mo sang pumunta siya, Mars, alam mo ba si kumpare, ano nangyari? basta may nangyari, gosh, oh my god, si kumpare, OMG. Ayan. So, anong gusto, paano mo yun sasabihin sa idiomatic expression kapag gusto mong sabihin niya na ano ba yun? Ano ba yung gusto mong sabihin na bibitin ako? Is it letter A, spill the beans? Or is it letter B, drop the other shoe? Letter A, spill the beans? Or is it letter B, drop the other shoe? Sabi ni Janelle, sana ganun sa example. Letter A, spill the beans, or letter B, drop the other shoe? Ito yung sabi, Mars, may babalita ako sa'yo. Sabi, ano yung babalita mo? Basta. Tapos ayaw niyang tapusin. Nakakainis. Ha? Ano gusto mo sabihin niya? Ano ba kasi? Anong sasabihin mo? Spill the beans or drop the other shoe? Ang sagot po dyan ay letter B. Drop the other shoe. Okay? Sabihin mo na kumpletuhin mo. Okay? Yan po yun. Yung spill the beans, ang ibig pong sabihin yan, hindi mo dapat sinabi, nasabi mo. Yung spill the beans, yan yung mga mahilig manonood ng K-drama tapos kukwento ko anong nangyari, hindi pa napapanood yung susunod na episode. OMG, she spilled the beans and she just killed the thrill. You know? Yan. Anong tawag mo dyan? Mga, what do you call that? The people who spill the beans. Yung mga hindi naman dapat nila sinasabi. Okay? So letter B yan, ha? Okay. Ito naman, alam na natin to eh. Ano yung ibig sabihin nung talagang pumasa ka ng CSE? Tapos pagkapasa mo ng CSE, natanggap ka doon sa promotion na hinihintay mo ng pagkatagal-tagal. Gusto mo talaga mag-celebrate. So, anong tawag dun sa expression na yun? Sabi mo, yun ba ang expression ba yan? Let's paint the town red or let's paint the town yellow? Sige nga,
ano yun, let's paint the town red or let's paint the town yellow. Gusto mo talaga mag-celebrate, all-out celebration. Paint the town red or paint the town yellow. Kasi parehong bright colors yan, di ba? Alin kaya dyan ang tamang sagot? Hmm? Paint the town red or paint the town yellow? Naku, nag-letter siya. Okay. Paint the town red or paint the town yellow? Sobrang saya mo, gusto mong mag-celebrate. Okay. Ang sagot po dyan ay paint the town red. Red po yan, ha? Red. Yan. So may mga sumasagot po sa atin. Kumusta? Nakakatulong ba ito sa inyo? Okay. Ito naman, ano naman ang tawag nyo kapag halimbawa you're in trouble, you know, and you just need to be accountable, you know. Sabi ng boss mo sa'yo, well, hindi madali yung pagdadaanan mo dahil dito, meron siyang consequences talaga. And basically, gusto niya sabihin sa'yo, kung ano man yung magiging corrective action, wag mo na siyang takasan. Okay, wag mo na siyang takasan. So, anong idiomatic expression kaya ang bagay dito? Don't stop the music or face the music? Don't stop the music or face the music? Ano yung magiging accountable ka sa actions mo? Don't stop the music or face the music? Ano po ang sagot dito? Okay. Hintayin natin, ha? Mukhang hindi ko nakikita yung ibang mga sagot. Meron tayong mga nanonood ngayon, 12. Sagot po kayo. Pero yung iba, no, nahihiya sila. Okay, mahiya. This is a safe place. Okay? Sabi ni Janelle, hirap po, ah. Okay. Okay lang yan. Mabuti na yung dito tayo nahihirapan. We can correct it later. Kesa naman sa testing area, sa testing center, dun tayo mag-struggle. Okay? So kung meron kang kailangan maging accountable, ang expression po dyan ay face the music. Face the music. Okay? Okay. So, sabi ni Carms, example, sooner or later, I'm going to have to face the music. Oh, di ba? Okay. So, ito naman, mga very simple, lagi itong ginagamit. Okay? So, anong expression po ang ginagamit natin kapag, ito. Pag tayo ay nagtitipid. Ha? Sabing ganun, taas naman ng kuryente natin. We have to blank. Our electricity bill or our electric bill is too high. We have to, letter A, turn corners. Letter B, cut corners. Letter A, turn corners, or letter B, cut corners. Ano po yung gagamitin pag kailangan magtipid? Madami nag-aaral ng gabi, ha? Saludo kami sa inyo. Okay? Is it turn corners or cut corners para magtipid? Okay. Hintayin natin yung iba. Sagot kayo, guys. It's okay. Alright. It's okay. This is a safe place to try things out. Okay? Para din makita nyo yung tamang sagot. Ang tamang sagot po dyan ay cut corners. Okay? Cut corners. Okay. So ito, magkakaroon naman tayo ng interactive, ha? Nandito na yung options. Alam nyo guys, marami tayong resources online. So ito, ipapakita ko sa inyo. Kayo na ang sasagot. Ha? Kung ano ang majority ng inyong sagot, yon ang pipiliin natin. Okay? So let me know if you can see the screen that I'm flashing before you. Ang daming online reference, all we have to do is initiate. Okay? So sa mga sa tingin ninyo medyo struggle to sa inyo, I'm inviting everyone. So Carms is holding her vocabulary expansion and idiomatic expression appreciation workshop tomorrow, 9:30 a.m. to 12 p.m. Yan po ay gaganapin sa Zoom. Kontakin niyo po si Carms, okay? Sa atin pong mga hindi pa naka-register, yan po ay pinababa namin sa 99 pesos only instead of 500. Doon po sa mga naka-enroll sa Guided Review Group, meron kayong discount, 89 pesos lamang po. 2.5 hours, what are we going to do? Hindi po ganito. Hindi tayo magsasaulo, bagkus,
Mag-uusap tayo ng mga techniques on how you can better understand words. Ha? Paano kayo makakuha ng clue sa mga words ninyo? We're going to assess yung inyong level of confidence, pati yung skills ninyo, as well as how to understand, appreciate, and use idiomatic expressions. So, wala po tayong sasayangin oras bukas. Alright, so we have 15 items right now. Alin po dito sa number 1 ang inyong sagot? So, gawin nyo na lang 1, 2, or 3. Okay? If you cut corners when doing something, is it you do it badly or cheaply at the expense of high standards? Is it you do it straight away or you accomplish two different things at the same time with very little effort? Alin po ang sagot sa cut corners? Ah, sinagot natin yan kanina, pero alin dito yun? Kasi Tagalog ang tanong ko kanina, ngayon naman English. Ha? Is it 1, 2, or 3? Okay, cut corners, yan, pagtitipid. Do it badly or cheaply at the expense of high standards. You do it straight away or you accomplish two different things at the same time with very little effort. Okay. Sige, titingnan ko kung anong majority ha. May sumagot ng 3, may sumagot ng 1. Oh, dito papasok ang ating English comprehension, reading comprehension. Okay. So, let's see if we have one more vote. Puro 1. Oh, sige, 1 ang pipiliin natin. Punta tayo sa number 2. What we have is a potato. Ah, binanggit to ni Carms nung kami ay tumambay dito kagabi ha. If something is a hot potato, number 1, it is delicious and everybody wants to eat it. Number 2, it is difficult, unpleasant, or risky and nobody wants to deal with it. Or number 3, it is an unfair competition where one side has an advantage. Alin po kaya dito ang sagot? Is it number 1, number 2, and number or number 3? Okay, so medyo nag-hint si Carms dito kagabi. Ito po ay English. Ano po? Alin kaya ang sagot natin? 1, 2, or 3 sa hot potato. Okay, hot potato. Maraming sumagot ng, ito ba ay kanina pa rin? 1 ang nakikita ko. It is delicious. Ito ba ang sagot natin? It is delicious and everybody wants to eat it. Ah, may sumagot ng 3. Oh, tingnan natin yung iba. Is it 1 or 3? Oh, torn. Talaga ba? Oh, may sumagot din ng 2. Teka muna ha. Ah, sige. Mas marami ang sumagot ng 3. Okay. So, hindi ko kayo bibigyan ng clue or anything. This is going to be just you. Mas maraming sumagot ng 3. Okay, next. Carms, are you here? Can you type in item 3 so that we can separate the answers? Can you type in item 3 on the comment section? Just type item 3 in the comments so that we can separate the answers for item. Yeah, thank you. All right, ang item 3 natin. Ayan, thank you Carms. Ito na ha. When you see eye to eye with someone, it means number 1, you look extremely similar to someone. Number 2, you agree with someone completely. Or number 3, you are so glad to see this person. I see you eye to eye. Or we see each other eye to eye. Ano pong ibig sabihin yan? Hindi ko tatagalugin ha. Kailangan nating hasain kasi hindi po tinatagalog ang ating CSE. You look extremely similar to someone. You agree with someone completely. Or you are glad to see this person. Ano po ang ating sagot? 1, 2, or 3. Ayan. So, alam nyo guys, ang meron lang tayo sa test, 1 minute per question. Kung ito pong, kasi po ito ay basic, ano? Ito pong basic na idiomatic expression na to, medyo natatagal lang kayo. It's a sign that you need guidance. Okay po? And there's nothing wrong with that. Kaya po, ginawa naming super duper affordable yung aming webinar tomorrow. Okay? Imbis na 500, ginawa naming 99. Hindi na lang namin nilibre kasi we would like for you to really try and invest in yourselves. Okay?
All right. So ang dami pong sumagot ng 2, meron mang ilan-ilan sumagot ng 3. Okay. So this time, lalagyan ko na ng time limit. Okay? Bakit? Kasi doon po sa testing center, merong time limit. Ano po? So magbibilang lang ako ng 20 seconds. Okay? Ready na ba tayo? Carms, can you punch in item number 4, please? Okay. So I will just count 20 seconds. I will make it a steady count. Okay. Item number 4. If you say that something costs an arm and a leg, is it 1, it is extremely cheap? Number 2, it is not worth the money? Or number 3, it is very expensive? 1, 2, or 3, go. Ten seconds. And time's up. Okay. And everyone, almost everyone said number 3. Okay. Carms, please punch in item number 5. Okay. So ito pong ginagawa natin na to, meron din po nito tomorrow, pero mas madaming items. And what this is going to do is it's going to expose you, no, to what it's like to have time pressure when you have to choose. Dito po ang nilagay lang natin, 3 items. Tomorrow po, 4 na items para ma-resemble niya yung ating real life situation. Okay, so item number 5. Thank you po sa mga sumagot, ha? Okay, number 5. If you go the extra mile, it means you walk a bit more although you are tired just to prove that you can. Number 2, you are willing to make a special effort to achieve something. Number 3, you put yourself in a tough position in order to support someone. 1, 2, or 3, go. 10 seconds. Time's up. Okay, Carms, item number 6, please. Everyone answered, almost everyone said, well, everyone said number 2. Okay, item number 6. If you speak or talk of the devil, 1, the person you're talking about unexpectedly appears. Number 2, you talk directly about a hot issue. Number 3, you say something bad about someone. 1, 2, or 3, go. 10 seconds. Time's up. Okay. So let's see. A lot. 3 out of 7 said 2. So we're going to go with 2. You talk directly about a hot issue. Oh, we got a correction here. All right. Let's see. Number 7. Okay, number 7, item number 7. Let's wait for Carms. Okay, so ang idiomatic expressions po guys, meron to up to 100. So tinitikman lang natin tonight. Okay, item number 7. What's on your bucket list? Your bucket list is 1, a list of things you want to do before you die. 2, a list of things you need to pack for your holidays. Or 3, a list of things you need to buy because you have run out of them. Is it 1, 2, or 3? Go. 10 seconds. Okay, and time's up. A lot of you said number 1. Punta naman tayo sa item number 8. Carms. Item number 8. Nagka-prepare din ng slide si Carms for tomorrow. Okay. She's really preparing for the webinar. Okay. So, what does it mean when someone is over the moon?
Is it number one, you become very serious about something? Number two, you are very pleased about something? Number three, you are very angry about something? One, two, or three, go. Ten seconds. And time's up. Carms, please place our separator. Okay. If you are over the moon, sabi ng marami, you become serious about something. Actually, guys, when you are over the moon, it means that, yes, you're very pleased. Okay. And you can also say you're very angry with someone. Okay. Actually, it's you're very pleased about something. Okay. Punta naman tayo sa number 9. Ito nabanggit din to ni Carms. Okay. What does it mean when you let the cat out of the bag? Number 1, you pretend to be someone you are not and you are discovered. Number 2, you accidentally reveal a secret. And number 3, you create a problem. 1, 2, or 3, go. Ten seconds. And time's up. Okay. So, hintayin ko lang po kung meron pang additional entries. Iisa lang pong nakita ko, yung kay Melin. Sumunod si Jonel and si Daniel Gabriel. Hello, Daniel. Pati si Zara nandito. Naku, si Zara pa man din. Napaka-competitive, ano? Okay. So, marami pong nagsabi ng number 2. And the answer is, you accidentally reveal a secret. Ayan. Nahahasa na ba tayo, guys? Is this something that you think you need? If you think you need this, please give us a thumbs up. If you think you're good to go, you don't need a reviewer like this, please give us a heart. Ayan. Para makita natin ang inyong level of confidence. Do you need it or do you think you're good to go? Ayan. Nag-thumbs up si Jonel. Nag-thumbs up din si, I think that's Melin. Okay, may nag-heart. Wow! Mga nag-heart, mga confident. Good. Okay, I'm really happy because it means you're confident about your idiomatic expressions. Diba? Ibig sabihin, nababawasan yung kailangan nating itakaw. Okay, good. Ano naman ang ibig sabihin ng you feel under the weather? Number 1, you feel sad. Number 2, you feel frustrated. Number 3, you feel ill. 1, 2, or 3, go. Nalito sa number yarn, Carms. Tulog yarn. Okay. Ang lungkot-lungkot niya, oh. Under the weather. Ano kaya yan? Sad, frustrated, or ill? 1, 2, or 3. Okay. And time's up. Let's punch in our separator for number 11. Ayan. Ang atin pong sagot, marami ay number 3. You feel ill. Ayan, may sakit. Punta tayo sa number 11. Ano naman kaya ang ibig sabihin nito? Very sporty, ha? Okay, let's place our separator there. Carms, maestra. Okay, thank you. This is number 11. We have 11, 12, 13, 14, 5 more items to go. Okay? Medyo sporty yung dating ng ating susunod na sentence. If you hit the sack, number 1, you win the lottery. Number 2, you give up a sport because you feel you are not good enough. Or number 3, you go to bed because you are tired. 1, 2, or 3, go. Ten seconds. And the time is up. Oh, dami nating sagot. Iba-iba. May sumagot ng number 1, may sumagot ng 3, may sumagot ng 2. Pero ang karamihan ay number 1. Sabi nila, if you hit the sack, you win the lottery. Tingnan natin kung tama. Papang!
Ang tamang sagot po ay, you go to bed because you are very tired. Ayan. Sabihin sa'yo ng asawa mo, where are you going? Gonna hit the sack. Sabihin, sobrang pagod, matutulog na ako. Alright, so we are going to our last four items. Is everyone still okay? Okay, okay lang yan ha. Pagka hindi tama ang sagot, okay lang magkamali dito. Huwag lang sa testing center pagdating ng March 13 or June 19. Okay? So how about you guys? What time are you gonna hit the sack tonight? Pag may time kayo, later ha, i-punch in nyo dito yung gamitin nyo sa sentence. I'm gonna hit the sack in an hour. I'm gonna hit the sack at 2. Mga ganyan, practicing nyo siya. Okay? Number 12. Naku, ang sarap naman nito. Ano kaya to? Parang alam ko kung ano tong idiomatic expression na to. Sinabi to ni Carms eh. If you say that something is a piece of cake, number one, it is very sweet. Number two, it is very good, but very few people know it. Number three, it is very easy to do. Ten seconds. Ang galing naman talaga ng mga nagpa-participate today, no? Ang sagot ay, it is very easy to do. Bravo! Kung hindi tumama ang sagot, okay lang yan. Tandaan, pag sinabing piece of cake, it means sisiu lang. Yakang-yaka, basic. Okay? Punta tayo sa number 13. Uy, pagkain na naman to ah. What does it mean when someone says, you take something with a pinch of salt? Number one, you like food. You like your food to be salty. Number two, you don't completely believe something because you think it's probably not true. Haba naman nun. Number three, you think something might bring you bad luck. Halin kaya dyan? Diba sa mga East Asian countries, they sprinkle salt, no? To take away bad luck. Okay, so ano kaya to? Ten seconds. And time's up. Okay, let's place our separator. Pag sinabi pong take it with a pinch of salt or a grain of salt, ang sabi ng marami, ang sagot daw ay bad luck. Ngunit, ang sagot po ay you don't completely believe something because you think it's probably not true. Okay, so halimbawa, sinabi, do you think I should believe him? I don't know, just take it with a pinch of salt, you know? Okay, number 14. Okay, sabi ni Carms, to take something with a pinch of salt means not to believe completely. Alam nyo, masarap maging kaibigan to si Carms kasi malawak ang vocabulary. Pakailangan natin ng synonyms at saka ng idiomatic expression, siya yung ating go-to person. So, you must rub elbows with her. Yan, rub elbows means mag-FC-FC kayo, feeling close kasi you need something from her. Ayan ha. Number 14. Okay. Magaling. Hanga ako sa mga sumasagot. Matapang ng loob. Yan ang kailangan natin. Oh, meron tayong mga libro dito. Ano kaya to? Sabi, I'm going to hit the books now means, am I going to take a short break from studying? Am I going to throw my books away or am I going to study? 1, 2, or 3, go. Ten seconds. And time's up. Let's place our separator. Ang daming nagsagot ng number three. Let's find out if it's correct. To hit the books means to study. Ayan, parang kayo. Since nag-aaral kayo, you can easily and use this idiomatic expression right away. Pwede niyo nang gamitin yan mamaya. Sinabi, Daddy, where are you going? I'm just gonna hit the books now. I have to hit the books. Okay? Para yung anak niyo din, meron siyang alam. Oh, ito na. Panghuli natin for this segment. Oh, my grapevine. Okay. What does it mean when it says, I heard it from the grapevine? Ibig sabihin, from someone who heard it from someone else? From an authoritative or dependable source?
or while shopping at the greengrocers. Ano yung sabihin ng I heard it on the grapevine that you're going out with someone, something like that. Which one is it? One, two, or three? Ten seconds. Okay lang yan. Talagang hindi madali, ha? Hindi madali kasi minsan nakakalito. Okay? Okay, and maraming sumagot ng one. Okay, merong isang sumagot ng two. Sabi, from someone who heard it from someone else is correct. Ayan. So, Mosang mode. Okay, kumusta naman ang ating exercise sa idiomatic expressions? Na-tense ba kayo? Medyo relaxed? Gumaan ba ang inyong pakiramdam? Na-build ba ang inyong confidence? Kumusta? Paki-punch in nyo po ang inyong response. Bumilis ba ang tibok ng puso nyo habang kayo ay sumasagot? Uy, humahabol si Marlon. Ayan, sabi ni Carm, she's, alam nyo, marami sa inyo tama ang sagot. That's good, okay? So, yan, kailangan nating asikasuhin, kailangan, sabi ni Trisha, medyo nakakalito daw, pero carry lang. Tama lang yan. Kasi ngayon, meron tayong time para i-correct yung mga hindi natin alam kung tama o mali. Okay po? Alright, so I think I have one last for everyone here. Okay? Where is it? So again, guys, ha, itong ating vocabulary expansion, kasi yung mga mahilig sa verbal analogy dito. So tomorrow, guys, ha, 9:30 to 12, tayo ay makikita-kita. This is our first ever paid, kasi puro libre ang webinar namin eh. Tomorrow, it's gonna be the first ever paid webinar para sa ating vocabulary expansion. 2.5 hours to, guys, ganito, ha? Techniques, how to remember words, memorization, how to different techniques yan, pati idiomatic expressions. Yung ganito natin, medyo mabagal kasi nag-relax tayo. Pero tomorrow, meron siyang faster pace. Bakit? Para ma-experience nyo what it's like when you're already taking the CSE. Okay? So how much is that? It's 99 pesos only. Contactin nyo si Carms kung gusto nyong mag-save ng seat, ah, tomorrow. And then, yung mga naka-enroll na po sa ating guided review group, meron kayong discount. 89 pesos lang po para sa inyo. Okay? So tomorrow po yan, 9:30 to 12. I think we just need 20 people to come in. Siyempre, maganda yung marami tayo, no? Pag hindi tayo nakaabot ng 20, we're gonna have to move it to next weekend. Okay? We would like to see people investing in themselves. Right? So sinabi na namin yung dahilan kagabi kung bakit. Okay? So, meron pang example si ano, si Malin, sabi niya nakaka-enjoy pa lang idiomatic expressions. Oh, 'di ba? Yes. Tsaka alam mo Malin, pwedeng-pwede mong gamitin 'yan. It makes you ano, an impressive person kapag binamitan mo yung mga kachikahan mo ng ganyan. Mm, 'di ba? Chika-chika kayo ng konti. Diba? I don't know. I'm not sure. Maybe I'll just take it with a grain of salt or with a pinch of salt. Mga ganyan. Echos, echos. Okay, so, contactin nyo si Carms dun sa mga interested na mag-attend tomorrow. 2.5 hours yan, packed. Sa mga takot sa verbal analogy, sa mga takot sa synonyms, antonyms. Naku, yung antonyms, kalaban natin yan sa... I'm sorry, ah, pero tagang hirap ng antonyms eh. Pag-uusapan yan bukas, 99 pesos only, 9:30 to 12, Zoom po yan. Hindi nyo na kailangan mag-register. Contactin nyo lang si Carms. We're gonna make it easy for you. Okay? 2.5 hours. Kita-kits. Maraming salamat. Onward, forward, upward. Kita-kits tomorrow, guys. Bye!